Ang alamat ng lamok. Welcome to Ayan Canillas TV. Mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel nito, subscribe na, pakiclick na rin po ang notification bell. Bago tayo magsimula, meron akong ibibigay sa inyo na dagdag kalaman tungkol sa lamok. Alam niyo ba na bukod sa pamamantal at pangangati sa balat, ang kagat ng lamok ay maaaring may dala rin na seryosong mga sakit. Kapag ang lamok ay nakakagat sa isang hayop o tao na apektado ng isang particular na sakit, ang virus o parasitiko ay maaaring kumapit sa laway ng lamok. At saka makakahawa sa susunod na biktima na kaniyang kakagatin. Sa buong mundo, hindi bababa sa 1 milyong tao ang apektado ng mga sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok kada taon. At kabilang sa mga sakit na ito, ang dengue fever at malaria na kilalang pinoproblema ng Pilipinas ngayon. Ito na mga kaibigan, ang buod ng alamat ng lamok. Noong unang panahon sa bayan ng Tungaw, sagana silang lahat, mataba ang lupang tangiman dito. Masasaya ang mga tao, ngunit marumi sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran. Nagkalat ang mga balat ng prutas kahit saan. Nanlilimahid ang mga bata sa daan. Isang araw, laking takot ng lahat nang biglang pagkawala ng ilang mga tao. Walang sinuman ang nakakalam kung saan sila napupunta. Kahit padalas ng padalas ang mga nawawala, kaya't lumapit ang taong bayan sa kanilang magkisig na hari upang humingi ng tulong. Ito ang sabi ng hari. Magbantay tayo sa bawat sulok ng ating bayan. Kahit ubuhin sila sa nakasusulasok na mga basura, araw at gabing nagbantay ang mga taong bayan at mga kawal. Hanggang sa makita nila ang paglitaw ng higanting si Amok sa may paana ng bundok. Kinuha nito ang isang magbubukid at agad na nilulun. Sabi ng higanting Amok, "Blur! Wala nang sasarap sa maruming tao!" Sabi ng binatilyo, "Wala tayong laban sa higanti. Panlulumo ng isang binatang nangungutib ang kamisita." Kaya, nung bumalik ang binatilyo sa bayan ng Tungaw at binalita ito sa mga nakakatanda at agaran silang nagsigawa ng pagpupulong, sabi ng matatanda, "Mabuti sigurong umalis na lamang tayo sa Tungaw." Sagot ng hari, "Hindi natin maaaring iwan ang ating bayan. Dapat natin itong ipagtanggol." Napaisip ang mga tao at ang mga taga-baryo kung anong dapat nilang gawin. Sabi ng hari, "Mabuti pa mag-isip na tayo ng paraan, sapagkat nasasarapan ang higanting amok sa ating karumihan. Kailangan nating maglinis upang iwanan tayo ng higanti."
Nagwalis ang kababaihan, naligo ang mga bata, naglaba ang kalalakihan, saka sila naghandang muli upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Nang muling lumusob ang higante, pinaulanan nila ito ng pana sa dibdib. Ngunit parang walang puso ang higante. Hindi ito nasasaktan. Nilulun ng higante ang ibang kawal at dinakip ng buhay ang ilang taong bayan. Sabi ng matanda, wala sa dibdib ang puso ng higante, kaya't hindi siya mapatay. Sagot ng hari, nasaan kaya? Sabi naman ng matanda, walang sinumang nakakaalam. Nag-isip ng paraan ang hari upang matuklasan kung paano mapapatay ang higante. Nang minsang mabusog ito, nagkunyaring nahimatay ang hari. Napasama siya sa mga dinakip ng buhay. Nang makarating sa kuyba, isang batang higante ang sumalubong kay higanting amok. Sagot ng higanting amok, narito ang pagkain mo. Matuto kang magtipid, marunong nang maglinis at magtago ang mga taong marurumi. Biglang bumangon ang hari at hinugot ang espada. Natakot ang batang higante. Sagot ng batang higante, hindi ko na po kayo kakainin. Huwag ninyo akong patayin. Sagot naman ang hari, nasaan ang puso ng iyong ama? Sagot ng batang higante, hindi mo dapat malaman. Sagot ng hari, kung gayon ay papatayin na kita. Sagot ng batang higante, nasa ilong ang puso ng aking ama, kaya't nasasarapan siya sa inyong kabahuan at karumihan. Itinali ng hari ang batang higante at pinakawalan ang mga taong nakakukulong sa kuyba. Hinanap ng makisig na hari ang higanting amok. Naabutan niya ito sa bayan. Umakyat sa puno ang hari at tinaga sa ilong ang higante. Namilipit ito sa sakit. Pinagtulungan nilang itali kasama ang batang higante. Sinunog ng taong bayan. Ang magamang higante sa gitna ng tambak nilang basura. Sabi ng higanting amok, hindi niyo kami mapapatay hanggat marumi ang inyong paligid. Babalik kami at sisip-sipin ang inyong mga dugo. Itinapo ng taong bayan ang mga abo ng mga amang higante sa maruming ilog. Tumahimik na muli sa bayan ng tungaw. Ngunit nagulat ang lahat sapagkat mula sa maruming ilog ay may maliliit na insektong lumulusob sa bayan tuwing gabi. Naninipsip sila ng dugo ng mga tao. Naalala ng mga matatanda ang sabi ng higanting amok bago masunog kasama ng anak. Kaya nilinis ng mga taga tungaw ang kanilang maruming ilog. Dumalang ang maliliit na insektong naninipsip ng dugo. Kinalaunan, tinawag ng mga taong bayan ang mga insektong lamok. Dito nagtatapos ang kwento ng Alamat ng Lamok. Mga kaibigan, meron ba kayong nakukuhang aral sa kwentong ito? Ibahagi niyo sa amin ang inyong natutunan at ibahagi niyo rin sa amin ang inyong opinion at komento tungkol sa kwentong ito. Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong alamat bukod sa Alamat ng Lamok? Maaring pindutin lamang ang subscribe button ng channel na ito. Paki-subscribe na po mga kaibigan. Paki-click na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.